kaibigan mo. O hindi ba kapag mahal mo ang kaibigan mo, kapag nanindigan ka, whether win or lose, sasamahan mo ang kaibigan mo. Iniwan mo si Zubiri. Kumbaga, pinatay na nga siya nung mga majority. Ginurgur na siya. Ginurgur mo pa. Sumama ka sa majority. For what? Vested interest yan. Di gusto talaga ang kaibigan mo si Zubiri. Sabi mo nga, hindi na niya hindi na kailangan ni Escudero ang iyong boto para sa Senate Presidency. Ito yung katanungan. Kung tapos na daw ba yung hearing o magkakaroon pa ba ng hearing? Ang sabi niya, most likely, kung wala na raw lalabas na mga other developments, wala na at hintay na lang, abang-abangan na lang daw. Ngayon, at gagawa na raw, inaantay na lang daw niya ang affidavit ni James Kumar para makagawa siya ng draft committee report. So, yun yung sabi niya. So, ibig sabihin ito palangga, gusto na nilang isarado. Okay? Ang PIDEA leaks na kinasasangkutan ni Marcos Jr. na sa pagiging bangang niya. At dito mo makikita na maaaring hawak nga ikaw, Senator Batosa, leeg na kayong tatlo. Kasi ito naman talaga ang gusto nyo eh. Diba, Senator Bato, nananawagan kami na ipatawag mo si Lisa at si Marcos Jr. Ang sabi mo, titingnan muna natin yan, wala muna tayo dyan sa Pinayan. Pagagawin mo si Kumar ng affidavit na hindi narinig ng taong bayan kung ano ang involvement niya at ni Liza sa pagpapategi kay Agent Morales o pag-offer ng kabayaran para hindi siya magsalita. Yan ay unfair, Senator Bato. Unfair yan, hindi lang sa kung kani-kanino, kundi sa buong mamamayang Pilipino. Bakit ba, Senator Bato? Bakit ba? Ayan si Kumar. Asama niya si Kuting. Ayan si Jinggoy. Ayan si Tata daw yan. Okay? Yan mo na siya. Okay, hindi ko naman siya kilala. Oh, ito, ayan si Bong Revilla. Si Lani Mercado. Ayan si Chis Escudero. Na halos magkapalitan sila ng mukha. Nakaakbay pa si Kumar. Bakit affidavit lang, Senator Bato, ang iyong iniintay kay Kumar? Hindi naman bobo ang taong bayan. Ano, magpaliwanag itong hinayupak na ito. Sige, wag ko na muna kayo murahin. Ito na lang si Kumar. Magpaliwanag yung hinayupak na yan, okay, na anong kinasasangkutan niya sa mga taong ito. Bakit ayaw niyong ipatawag? Nagpanggap na kunyari nasa ospital pero naka-robe. Paano namin malalaman kung totoong nasa ospital siya during that time na nagkaroon ng Senate hearing sa PIDEA leaks? Paano malalaman ng taong bayan kung ano ang illegal transaction niya kay sa Senate President na hawak din ang liig mo? Ayan, yan ang kinatatakot mo. Sasalansanin ko ang interview mo kay Ted Filon, Senator Bato. O, ang sabi mo dito, na kung wala nang lalabas na ibang developments, maghihintay na lang ikaw. Kung wala, di sarado na. Hanggang ngayon, sabi ko ayoko magmura, jutang jinemes ang mga kapalpakan ninyong lahat. Nasa peligro pa rin ang buhay ni Morales. Ni isa, ikaw, si Escudero, lahat kayong mga walang balls o yung mga itlog nyo kasing laki ng butike. Walang gustong magbigay ng proteksyon sa isang dating pulis na nanganganib ang buhay na ngayon ay limited ang kanyang mga galaw. Wala. Ayaw niyong ipatawag si Kumar kasi bakit? Bakit affidavit lang, Senator Bato? Ano ka ba? Hawak ka sa liig ni Lisa at hawak din ikaw sa liig ni Escudero at ni Jinggoy o kayo-kayong lahat, tayong tatlo? Pagbuhulin ko kayo eh. Kung kayo ay nasa tama, kung na kayo ay fair na gusto nyong malaman ng taong bayan, bakit ayaw mong ipatawag yung si Kumar na binanggit ni Picoy, okay, ng alias Picoy doon, na siya ay
at si Lisa na gugurgor ng tao. At sinong gugurgurin? Si Morales. And now, isasara nyo na lang? Inaantay mo lang itong committee report Eklabush na hindi natin babalatan itong si Kumar kung ano ang koneksyon niya kay Lisa sa pagpapagurgor at pagbabribe. Jotang jinina. Sabi ko, ayokong magmura. O, isa, i-ano mo na lang, ititigil mo na lang. Ngayon, anong sinasabi mo doon? Na about sa yung DDS at saka BBM supporter ay nagagalit sa'yo, di ba? Magkabilang panig na, buong Pilipino na nag-iintay kami ng patas na investigasyon. Alright? Ano ang sinasabi mo? Na gusto mong, ang intention mo para ang pag-hearing na yon, para hindi na mapunta sa kamay ng mga kalaban, yung mga papeles, Eh, ang kalaban kayo. Ang kalaban, PDEA. Yan ang totoo. Anong sinasabi mo? Ayaw mo ipatawag. Bakit? Inahawakan ba ni Lisa ang leeg mo? Kadumagan yan. Ikaw, Escudero. Sa bagay, nakita niyo naman si Escudero kung paano babuyin ni Lisa. Mga walang bayag o binabae ka, si Escudero. Eh, kilay nga eh. O ikaw, Senator Bato, hawak ka rin sa leeg? Stop that crap. DDS, DDS, BBM, BBM. It's about Filipino people. Patunayan mo sa mga taong hindi naman DDS o hindi naman BBM or apolitical sila pero umaasa sila sa tamang proseso at tamang pagpapakita at pagtatrabaho ninyo na itong si Kumar na mayroong report na nasangkot sa extortion, pagbubugaw ng mga kababaihan in the past, nandyan sa internet ang kanyang mga report about it. May nag-mail nga sa atin utang dila niya itong ayan, kayo. Ano ang meron? Bakit ayaw mong ipatawag, Senator Bato? Bakit? Yun yung question ng taong bayan. At question ko. Tapos anong masasabi mo? Sabi mo, sa makapagbilang panig, dapat maghintay at umasa sa tamang proseso ng investigasyon. Asan yung investigasyon? Mahirap magtiwala sa impormasyon na hindi validated at galing sa hindi kilalang sources. Ba, hindi mo ba ako kilala? Pinakalaran mo na nga ako doon, hindi mo pa rin ako kilala. Anyway, tapos sabi mo, kailangan natin tagapin na hanggang ang impormasyon, ito lang meron tayo. Eh kung sasabihin ko sa'yo kung sino ang isang impormante, di umano. We're ready ba kayo? Okay, Senator Bato. For baka alam mo na rin to. Ang impormante, sasabihin ko na lang yung apelyido, bahala na kayo manghula sa dami ng apelyido sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Ang umurong ang jetlog, di ba ito sabi ni may bukas pa? Ang impormante, ayon din sa aking impormante, na sumumpa, yun, baka hindi pa to alam ni Agent Morales, pero you know, if you know it, di ba sabi mo naman, ibabaw mo na sa hukay din, ako na lang ang magsasabi sa inyo. Ang isa sa informer, mga kababayan, na pumunta sa PDEA na sumumpa nung gabing yun. Okay? Ayon sa aking source, di umano, ang apelyedo ay Daza. Mamula na lang kayo kung babae, bakla, tomboy, basta Daza. Nakaklase ni Marcos Jr. sa pagdudurog ng pulburon. Yan. Dasa, certain dasa. Kaibigan ni Marcos Jr. ang nag-chuchu sa kanya na siya ay nagpupulburon. Now, ayoko sabang sabihin yan eh. Pero ngayon sinabi ko na. Allegedly. Huwag natin bigyan ng pangalan. Daming dasa sa Pilipinas. You name it. Itanong natin yung mga pangalan dyan. Basta ang clue, ayon sa ating source, nung gabing yon ay kasama din ni Marcos Jr. na nagbabangag, nagdudurog. Alam mo na yan, Senator Bato, huwag na kayo magmaangan. Ikaw, Jinggoy, alam mo yan, huwag kayo magmaangan. Ikaw, Escudero, ito, hindi ako naalala. Ikaw ang pinakauna, ayon sa aking source, galit na galit sa'yo si Lisa noon, ikaw ang unang nagpakalat ng totoong kwento.
Oh. Ngayon, ano sinasabi mo doon, Senator Bato? Alam mo, may mga nagsasabi sa akin, huwag na naman si Senator Bato kasi Duterte. No, it's not about Duterte ka o anong ano mo. It's about kung may balls ka. Kasi dito, Senator Bato, kahit anong pigil ko hindi magalit, hindi ako pwede magpaka-plastic. Believe me, hindi ako pwede magpaka-plastic. Ay, kasi Duterte supporter yan, spare na lang natin siya. No! I don't care if you are Duterte supporter. I am for the truth. Bakit mo si Kumar ay hindi papatayuin dyan sa Senate hearing katulad ng pambubuli nyo kay Morales? Bakit itong Indian National, I don't know kung Filipino National siya, bakit itong ibang lahi na dayo sa ating bayan na kasama ng mga politiko at tulad din sa ni Senate President Escudero at ni Bangag, bakit hindi siya pwedeng paupuin? Bakit natatakot kasi kayo dahil malaman kung ano yung anong illegal business nila? Yun ba yun? Kinatatakot ninyo? O wala kayong bayag? Hawak kayo lahat sa leeg? Buisit kayo. Kaya
Satanas. Takot kayo sa isang bansot, sa isang adictus, sa isang pulboronic, ano pa, Bartek. Dahil lang sa inyong vested interest. Why? Okay? Kasi, Senator Bato, ito ha, tinanong ka ni Ted na kung nakapag-usap na ba kayo ni Mig Sobiri tungkol doon sa voting kung si Sobiri ba ay mag-stay as Senate President at between Chis and Sobiri. Ano ang sabi mo doon? Gusto ko lang buksan ang isipan ng ating mga mamamayang Pilipino. Ang sinabi ko kasi ni Senator Bato doon, ang sabi mo, kinausap ka ni Tolentino at ni Senator Bongo, okay? O kung sa kampo ni Queso, nasabi, eh, majority wins, 14 votes na, hindi na kailangan yung boto mo. Okay? Kaya, ang sabi mo, na meron kayong gentleman's agreement ni Bato, ni Robin Padilla, Robin ba? O, basta tatlo sila. Bato, Robin, at saka si Bongo. Okay? So, meron kayo na kapag ang dalawa ay bumoto kay Sobiri at ang dalawa ay bumoto kay Queso, eh dapat yung isa sa inyo pumunta doon, whichever. Okay? Here's the thing. Inaano ko, ina-analyze ko yung sinabi mo eh. Ang sabi mo, hindi na kailangan ng boto mo ni Chis Escudero kasi 40 na sila, majority na sila. Wala na, hindi na kailangan. Pero, hanggang sa huli sabi mo, inilalaban mo si Mig Sobiri. Okay? Dahil nga majority na kay Queso, kay Escudero, kaya iniwan mo si Mig Sobiri. At sinasabi mo na hindi pa kayo nag-uusap at kinukonsider mo siyang kaibigan. Dito mo matitest ang tinatawag na loyalty. Hindi lang sa kaibigan, kundi paninindigan. Imagine mo, okay, fine. Kulang sa boto si Mig Sobiri. Hindi na pala kailangan ng boto ni Escudero eh, para siya ay maging Senate President. Bakit hindi ka nag-stay sa sinasabi mong kaibigan mo na si Mig Sobiri? Kahit pareho naman eh. Pag pumunta ka doon, panalo na sila. Wala na daw magawa yung boto mo. Pag nag-stay ka kay Mig, panalo pa rin sila, di ba? Talo pa rin si Mig. Ngayon, pinakiusapan ka na mag-majority ka na, huwag ka mag-minority. Ibig sabihin, you know what? Dapat may advisor ka eh. It's not a smart answer. Ganito, bibigyan ko ng example. Magkaibigan tayo, kunyari. Tapos may kaibigan kang isa, okay, si Maria. Okay? Ako, tsaka si Maria, nasa isang ano tayo. O di, kunyari, tatlo yung kaibigan mo, tapos ako nag-iisa na lang. Okay? Nasa battle tayo, kunyari, kapag bang-bang-bang tayo. O lima tayo, okay, lima tayo. So ngayon, ako naghihingalo. Very close tayo, naghihingalo. Okay? Pero pwede pa ako mabuhay or something-something. Sabi ng kaibigan mo, tatlo, iwanan mo na yan si Maharlika, mamamatay na rin naman yan eh. You know what I mean? Sabi mo kaibigan mo, kung hindi ba kapag mahal mo ang kaibigan mo, kapag nanindigan ka, whether win or lose, sasamahan mo ang kaibigan mo. Iniwan mo si Sobiri. Kumbaga, pinatay na nga siya nung mga majority. Ginurgur na siya. Ginurgur mo pa. Sumama ka sa majority. For what? Vested interest yan. Because kung talagang kaibigan mo si Sobiri, sabi mo nga, hindi na kailangan ni Escudero ang iyong boto para sa Senate Presidency. Iniwan mo si Sobiri ng sugatan. Kaya ka di ba masama loob niya? Saan ang loyalty mo dahil kinumbinsi ka ni Tolentino, ni Senator Bongo? So wala kang paninindigan. Wala kang balls. And we don't like a senator or a leader like you. Na walang boss, nakakahiya ka kay Pangulong Duterte. Unless you redeem yourself. Asan ang boss doon? Hindi ko iiwanan ang kaibigan ko. Sugatan pa yan, bibigyan ko siya ng honor. Hihilahin ko yan, di ba nanonood kayo sa mga sundalo? Kung kaya mong bitbitin ang katropa mo para hindi siya magtagdad ng kalaban, buo ang kanyang katawan, maialay mo sa kanyang pamilya na buo ang kanyang katawan. Eh ito, kahit wala na siya buhay, dinala mo as a friend. Kasi kaibigan mo eh, para mapamisahan, para mabigyan ng dignity. Pero iniwan mo si Sobiri. It's the same thing din ang gagawin mo sa taong bayan na now iniwan mo kami. Kasi gusto mo na i-close ang Pideya Leaks. And you know for a fact, huwag na tayo maglokohan. Of course, you're not gonna tell that on public. You know
na ang informante ay ang apelyido ay Daza. Daza, Daza, Daza. Yan. Maghanap kayo, maraming Daza sa Pilipinas. At ayon sa aking source, ito ay pulboronic din. Sumisinghot din at dumudugo pa nga ang ilong nung mga panahong yaon. O I don't know, hindi nasabi sa akin kung anong pinag-awayan, kung ano yung reason para nagsumbong siya o baka as friend, siguro gusto niyang ikaw ay what? Hindi ikaw, si Kuting. Diba? Kasi mga kababayan, ang gusto nilang gawin ay isarado na nga itong Pidayalix na to na hindi natatawag si Kumar. Kasi di ba ano itong committee report na ito? So titignan nila ilalagay nila doon sa report na yun, yung findings doon sa hearing na yun, da-da-da-da, ebidensya, yung minutes of hearing, ano nangyari sa investigation. Eh paano mo i-close? Paano ka magkakaroon ng closure? Kung yung pinaka-importanting sangkot, di umano, nagugurgur ng tao, magbabribe na si Kumar at si Lisa, eh pinakawalan nyo. Not only you ba ito, pinakalawalan mo, Kilay, Jinggoy. O baka gusto nyo ng lalaki, bibigyan ko kayo para magkasulinahan kayo. Gusto nyo ba ng boylet para ganahan kayo na makapag-hearing? Gusto nyo ng regalo, ilagay ko sa loob ng box? Boylet na Jinggoy, gusto nyo? Anyway, ang kababayan. Ay, nako. So, ngayon, ito ay nakakaalarma na wala na nga kayong kakampi, mga kababayan, dahil mismo ang mga senador ninyo ay walang pakialam dahil sasalang na kayo sa gyera. Bang, bang, bang. Ang sinasabi ko sa inyo, nakakalungkot pero kailangan nating lumaban. Okay? Dahil gusto nilang pagtakpan ang gobyernong bangag na magdadala sa inyo sa hukay. Yan ang katotohanan. Imagine mo, iniwanan mo ang sinasabi mong kaibigan mo si Zubiri. Kung ako si Zubiri, hindi na kita papansinin magpakailanman. Kasi wala kang kwentang kaibigan. Pinabayaan mo akong gurgurin ng 14. Okay lang, magurgur sana ako, pero ipinaglaban mo ko. Hanggang sa huli. Kasi kung ako kaibigan mo, hindi ka tayo iwan. Hanggat nagwalan ka ng hininga, kung kaya ka tang hilain para maiuwi kita sa pamilya mo, iuwi kita. Pero ikaw, my God, hindi dahilan na hindi naman kailangan ng boto mo. Ang tinitignan natin doon, ang paninindigan mo, ang pakikipaglaban mo sa ngalan ng prinsipyo at katotohanan. Kinausap ng laki nung binsi ka nila, wala kang balls. Hindi mo iniisip yung dignity mo. Di ba? Wala kang dignidad. Iniwanan mo si Zubiri. Ay, ako, meron akong, what you call it? Hindi porkat sinasabi ko to ay kakampi ko si Zubiri. No. Marami din yung kaletsyan si Zubiri. Ang ibig ko lang sabihin, doon sa moment na yon ay iniwan mo. Sabi mo, talo. Ano sabi mo? Oh, wag, ayun, kinausap ka. Sino nagkausap sa'yo? Oh, kinausap ka ni, yun nga, ng mga nila Tolentino, na wag kang pumunta sa minority. Tapos iniwan mo si Bongo ang kumausap sa'yo, tsaka si Tolentino nga. Oh, basta sabi, iwanan mo si Chis Escudero. Ay, yeah, si Mix. Iwanan mo ng bonggang-bong, tapos nakinig ka naman. It's not about gentleman's agreement. It's about prinsipyo. Okay? It's about prinsipyo. Ibig sabihin, wala kang kwentang kaibigan. Nakakatakot ka maging kaibigan. Kasi pag nasa laban tayo, nakakatakot yan para kay Pangulong Duterte. Baka iwanan nyo si Pangulong Duterte. At lumipat kayo sa Marcos. Pero sabi mo nga dun sa interview mo, na para kayong, ano, parang guerrilla warfare.